Pag nasa kaperasong lamesa lamang, nasa tabi ng puno, nasa ilalim ng puno, nasa ilalim ng LRT, nasa tabi ng opisina ng gobyerno, kaperasong lamesa lamang, magduda na sila. Nahulog sa bitag ng National Bureau of Investigation o NBI Special Task Force ang 19 na individual na umano'y nag-aalok ng peking notaryo kapalit ng halaga ng pera. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nasa kote ang mga suspects sa entrapment operation noong October 22 sa Quezon City. Nagugataan niya ang operasyon sa reklamo ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Quezon City laban sa mga peking notary public na umano'y nakapwesto lang sa stalls. Nakikasang surveillance na bisto ng NBI ang tila mga tiyangge na may notary public signages. Naaktuhan na rin ang mga suspect na nagnonotaryo sa mga dokumento nang mag-test by ang mga operatiba kaya agad silang inaresto. Narecover din ang ilang notarial stamps, seals at marked money sa operasyon. Notary public should have their own office. May litrato yung opisina, mayroong sketch yung opisina para sigurado na hindi moonlighting. Ayon kay Director Santiago, dapat tiyaking lehitimo ang lalapit ang notaryo dahil maaaring ituring na null at void o walang visa ang kanilang dokumento. Yung pinanotaryo nilang papeles, walang effect. Hindi mag-i-stand yun. Kung ipresent mo during litigation, your evidence, hindi mag-i-stand yun because that is not a public document. Dahil nga peke. Inaalam na ng NBI kung lehitimong mga abogado ang mga pangalang ginagamit ng mga nagpapakilalang notaryo at maaari silang makasuhan o masuspindi kung mapatunayang sangkot sila rito. Ang mga nahuling individual ay maaaring maharap sa kasong usurpation of authority, falsification at estafa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagaan.